Welcome back, mga Kaldab. Well, nakita nyo naman po ang performance na pinakita ni Main Paul Kerson. Sabi ko nga po sa inyo, talagang kakaiba nga po si Mengay pag nag-perform. Yung todo bigay nga po talaga. Yung kay Richard Paul Kerson mo lang po makikita. Di po ba? Ito yung sinasabi ko na ayaw po nilang paniwalaan na pagdating po sa pagsasayaw, ang mentor po ni Mengay ay walang iba kundi si Richard Paul Kerson Jr. Real talk to, mga Kaldab. Napakarami pong ebidensya at resibo niyan. Mismong sa 8 Bulaga pa po natin nakikita at sa Pinoy Henyo. Na kung saan talagang nagbibistuhan yung dalawa. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po tayo sa posisyon para pilitin at kumbinsihin nga po yung mga taong ayaw pa rin pong maniwala na sinasabi pa rin po nila na fake news daw po tayo. Puro lang puro tayo pampapaasa. Well, okay lang. Wala naman pong problema. Kumbaga, normal na nga lang po para sa akin yan na laging sasabihin. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon na kayo na rin po yung magsasabi, kayo na rin po yung magkokomento na talagang totoo naman po lahat ng ina-update natin. Huling-huli at kuhang-kuha nga po. Di po ba? Kasi kung ikukumpara nyo si Miles at si Maha, although si Miles bago lang yan, si Maha veterano na rin po yan, hindi pa ganun kasikat si Mengay, kumbaga dance floor na si Maha nakilala. Di po ba? Yung pagagaling ng dirties, kumbaga ang tawag doon na sayaw na talagang mapapa wow ka talaga kapag ka siya yung sumasayaw, mga Kaldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala ako sa posisyon para mamilit ng tao, mga Kaldab, lalo na po again sa mga ganitong sitwasyon, di po ba? At doon nga po sa mga nagtatanong, Mr. Destiny, ano nga po ba ang pinagmulan ng away ng mga main fanatics at ng mga ibang mainers? Kumbaga parang ito kasi yan, mga Kaldab, at na mga fans ni Maha Salvador. Well, idinideklara kasi ng isang main fanatics, ito yung mga talagang totally supporter ni Mengay, simulat simo pa lang. Nabastusan nga po raw sa ginawa ni, kumbaga, ni Maha, na inagaw nga po yung chips at ipinalit nga po kay Paulo. Medyo kabastusan nga po daw talaga yon para po sa mga mainers. Kasi may nag-react nun na pinost po, tapos napakabastos naman nito, wala man lang pa konsuelo, biglan lang inagaw on national TV pa. Nag-react lang yon, mga Kaldab. Pagkatapos no, marami nang sumunod, marami nang nakita ko rin yan, napanood ko yan, nadismaya nga ako dyan. At doon nga po nagkomento rin yung mga fans ni Maha na kumbaga siya, etc. Doon na nga po nagsimula. Yung mga ibang mainers na tagapagtanggol talaga ni Mengay, sila po yung, kumbaga, nagagalit. At yung mga iba naman po na masabi natin na binabayaran ng army, kumbaga, pinapakalma lang nila. Pero sabi ko nga po sa inyo, sila na nga po yung nagbabangayan ng ganyan. Sa bagay, hindi naman po natin pinanonood yun. Di po ba? Lalo na nga po kapag nagre-react po yung mga tao. Di po ba? Ako, mga Kaldab, may mga pagkakataon po sa social media na mapapaisip ka talaga. Ako, personal, mga Kaldab, napanood ko yun, nadismaya po ako, pero normal lang yan. Yan naman po gusto ng mga ibang main fanatics Yung laging nabubuli si Mengay. Pero, syempre, mga Kaldab, andito naman po tayo para pagtanggol sila. Pero, sa punto na to, mga main fanatics at mga army, Maha naman fans, sila naman po hayaan na lang po natin. At patungkol po sa, ulitin ko lang for the record, ang dami po kasi nagtatanong, ang daming kumbaga sinasabi, Mr. Destiny, totoo ba na mag-guest na si babalik na si Richard Paul Kerson sa 8 Bulaga? Tuloy-tuloy na nga po ba yung pagbabalik niya? O baka pagbabalik lang ni Richard Paul Kerson para mag-promote lang ng kanyang teleserye, pagkatapos nun no show na agad-agad to. Well, sa punto na yan, tama po kayo. Pero huli ko na po yung taktika ng GMA Kapuso. Maaring mapunta dyan si Meng, si Alden, mga ilang araw lang. Siguro sabihin na natin sa loob ng isang linggo, dalawang beses,
o tatlong beses. Pero pagkatapos nun, mga limang beses po siyang nasa Itbulaga, pagkatapos nun, back to ano na yun, back to buwan na naman po yan. Real talk, mga Kaldab. Kasi gagamitin lang po ni Alden naman talaga ang Itbulaga para mag-promote dun sa teleserye nila ni Bea. Kasi kung titignan nyo, ha, kung tutusin nyo, mga Kaldab, wala na pong taping ngayon si Tisoy, tapos na. Kumbaga, yung talagang masabi natin na dapat ay nasa Itbulaga na po ngayon siya, nagpe-perform kasama nga po si Main Paul Kerson. Pero wala, hindi po talaga. Biruin nyo, bakit kailangan pang isettle yun? Di po ba? O bakit kailangan pang, kumbaga, pag-usapan kung kailan nga po talaga yung araw na pupunta? Eh, sabi nga po nila, madali lang naman daw papuntahin si Richard Paul Kerson kung gugustuhin ng management. Di po ba? Pero bakit may schedule pa na ganito ganyan? Ito'y taktika, mga Kaldab, na kumbaga hindi mo paniniwalaan o dapat mo bang paniwalaan, di po ba? Gaya nga po ng sinasabi lang kay Congressman Spotted na siya nga po raw yung guest sa bawal judgmental. Sino nga po ba yung napaasa? Siyempre yung mga army, nagmukha po silang alam nyo na, di po ba? Masakit na salita yun, pero hindi na natin itutuloy. Umasa sila na naandun nga raw, halos pinagpiestahan nga. Tapos mantak-mantakin mo, magpo-post si Congressman Spotted, nasa Quezon City siya. May mga pa-picture-picture taking pa yung mga... Ito yung sinasabi ko, mga Kaldab. Di po ba? Halata mo, umpisa pa lang eh. May kita mo nang wala eh. Di po ba? Paano nga mapupunta yung isang tao kung naandun siya at busy-busy sa mga napaka-cute na mga kasama niya? Kaya nga po ako, mga Kaldab, natatawa na lang po eh sa mga pinalalabas po ng sa social media na naandun. Sabi ko, ito'y taktika talaga. Taktika para umangat, para maging trending. Kasi iba nga po, biruin mo ha, ito ha, guest daw po si Congressman Spotted. Doon pa lang, marami na agad mag-aabang na Armin. Pangalawa, showtime nga po raw, makikita nga po daw sa dance floor si yung tatlong M. Doon pa lang, todo pagpo-promote na, alam nyo na eh. Di po ba? May pinupo. Kumbaga, ang pinupunto natin dito, talagang kailangan humatak ng maraming views ang Itbulaga ngayon. Ibig kong sabihin, pati yung ratings, kasi nakaraan Sabado nga nga eh. Real talk, mga Kaldab, nga. Totoo po yan. Kasi mararamdaman nyo naman eh, sa management. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga Kaldab, wala tayo sa posisyon para ipilit kung ano yung gusto. Kasi yung sinasabi nila nandun si Alden, hindi po nagtagumpay eh. Hindi siya pinunta ng mga Aldab Nation. Kaya masasabi nyo, mga Kaldab, na hindi sila successful. Samantalang dito, successful sila kasi marami nga po nag-abang. Pero dismayado naman, di po ba? Real talk, mga Kaldab.